Hello po sa inyong lahat. Ang susunod po nating video ay about sa VAR, kung paano po natin i-download ang eVAR forms offline. Pagdating po kasi ng buwan ng April, marami po tayong babayaran na forms, so kailangan matuto po tayong mag-file. Hindi po yung pag ni-register po natin sa VAR, wala na tayong pakialam. Every month po kasi ng April, marami po tayong babayarang forms kay VAR, so kailangan marunong po tayong gumawa para po tayo ay makatipid. Madali lang po natin i-download, basta sundan po natin yung instruction po na create ko para makapag-download at install po tayo ng eVAR forms offline. Huwag po natin kalimutang mag-follow ng page para sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Ang unang gagawin po natin ay pumunta po tayo sa google.com. Pagkatapos po natin pumunta sa Google, type VAR, then i-click po natin yung link sa makikita nyo dyan, VAR. Tapos magbabrowse siya. Ito na po yung bagong website ng VAR. Check po natin tong Access VAR Forms. Yan po ang pipiliin natin para sa pagda-download ng eVAR Forms. Pagkatapos po natin i-click, hanapin po natin dito yung eVAR Forms. Yan po natin, yan ang i-click po natin para magpunta po tayo sa sunod na link. Then pagkatapos nyan, dito sa offline eVAR Forms package, pipindutin po natin dyan yung here, click here, may makikita po ka dyan, click here, yan, yan po ang pipindutin natin. Hintayin po natin siyang ma-download. Ang gamit ko po ditong browser ay Mozilla. So mayroon po siyang 53 seconds left. Hintayin po natin matapos, 1 minute pa lang po, 1 minute. Yan. Hihintayin po natin yung downloading file niya pagkatapos po nating i-download. Kailangan po successful po yung pag-download natin para po ma-install po nating maigi yung application po ni VAR. Ito po yung step by step paano natin i-download tong eVAR forms. Yan, 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 yan. Malapit na. 1 minute na lang po. 1 minute. So, itong eVAR forms natin, required po yan sa filing po natin. Kasi itong April, marami po tayong babayaring forms dito sa VAR. Number one na po dito yung ITR po natin. Ito po yung forms na 1701. Kailangan po nating i-file ng April 15, huwag po natin kakalimutan yan, April 15. Ngayong taon po, April 15 is Saturday. So, ang last day po niya is April 17. Ganun po ang ano niya, pag tumapat po siya sa Sabado, Linggo, yung April 15, April 17 na po natin ito babayaran. Basta pag Monday to Friday po siya, April 15 po talaga ang due date niya. Once na lumagpos po tayo sa due date, magkaka-penalty na po tayo ng 1,000 pesos. So yan, tapos na po yung eVAR forms na dinownload natin. So kailangan nating i-open. Copyin po natin, ilagay natin sa desktop. Then, i-paste po natin. Tapos, extract po natin tong WinRAR. Yan, hintayin po natin matapos. Pagkatapos nun, i-install po natin ito sa sarili nating computer. Yan po ang kailangan natin para makapag-file po tayo ng mga forms na babayaran sa VAR. So, click nyo yung next. Next po, next lang po tayo. Huwag po tayong magpaback. Yan, install.
mag-i-install na po yan sa sarili nating computer o laptop. After po nyan, tapos na siya, then hanapin po natin kung saan po yung application na para sa VAR. So click po natin yan. Yan, so yan, open po natin. So pag na-open na po natin, lalabas na po dyan yung bagong version ng offline EBR forms. Yan, yan po ang offline EBR forms natin na kailangang gamitin. So yan, makikita nyo po dyan yung bagong version niya is 2013 na po siya ngayong April 2023. So may nakasulat po dyan na bawat business po, so kailangan mayroon tayong sariling email address. Yan na po ang required ngayon. Pero siyempre marami pong nagpapagawa sa akin. Yung email address ko po ang ginagamit ko, tapos kailangan ng confirmation kasi niya kasama po yun sa form.